Magandang araw ulit mga kakmate. Ito pala ulit si Bon Mercado para sa Battle Cock Company. So ngayon naman, magtitrain tayo. So meron nagsabi sa akin, naturuan ko daw paano mag-declag ng manok. So mahalaga kasi yung declagging sa mga manok na nakatali o kaya yung mga malalaki na natin o kahit istag. So bakit ba tayo nagdi-declag? So yung declagging kasi mahalaga yan kapag may sipon yung manok natin. O kaya, sinasabay yan sa conditioning. So, magpupurga tayo, magbabacteria flushing, sinasabay yung declagging. So, yung sinasabi ko kasi lagi sa mga kaibigan ko, kaya sa mga ano ko na nagmamanok, kahit yung mga backyard, sabi ko, yung pagdideclag, madali lang yan. Saka yung declagging kasi mahalaga, kapag may sipon kasi yung manok natin, may sipon, may halak, may pisik, dapat dinideclag na natin kagad. Kasi kung idideclag natin yung manok, mas mabibilis yung recovery nila. Gumigihawa kasi yung kanilang hinga. So mamaya, explain ko rin sa inyo kung bakit mahalaga yung declagging plus mga tips. So stay tuned kayo sa video. So magtitrain tayo paano magdeclag. So ito na yung manok na idideclag natin. Kung ano, kung lalapitan mo siya, pag inamoy mo ng ganun, medyo umamoy na yung ilong niya kasi ilang araw na siyang may halak. Ito, manok to ng kaibigan natin. So, nag-request din siya. Turuan ko yung kasama niya dito na babae paano mag-declag para kahit wala siya, alam nila paano gagawin. So, ito, mapansin nyo, hindi pa namamaga yung mukha niya. Halak pa lang yan. So, katagalan, ang mangyayari dyan, yung halak, magiging sipon, tapos mamamaga na yung mukha. Mamamaga na yung mukha niya. Ang problema, kapag namaga na yung mukha niya, so nagkakaroon na yun ng bukol, pag pinabayaan natin, may mamumuong nana sa loob, parang maninigas siya. Kapag nanigas na yung nana sa loob, may mga ugat yan papunta doon sa mata ng manok, papunta dito. So doon na magsisimulang lumabo yung mata ng manok natin, tapos katagalan, mabubulag na. Kaya marami nagsasabi, kapag sinipo ng manok nila at lumala, nabubulag ang manok. So dapat, tuwing may sipon na manok natin, may halak, may pisik, dapat lagi nating dinideclag. So, titray natin si Emma paano mag-declag. So, ito yung gagamitin natin, Bactigdol, para sa declagging. Ito kasi, nabibili ito sa mga drugstore, sa mga Mercury, sa mga Rose Pharmacy. Medyo mahal siya. Puro mga 120 yata, 130, ganito kalaki. So, hintayin nyo, yung Battle Cock Company, lalabas din ng gamot, pang declag, plus pwede rin pang spray sa sugat. So, parang kalaban nung yung may heel na salita. So, mas maganda yung gagawin ng Battle Cock kasi pwedeng gamitin sa declagging. So, gagawin muna natin. So, ganito. Kuha lang ng Bactigdol. So, ito yung pinakamalit na karayom na nabibili. So, ito yung 1 ml. Gagawin mo, pag hinawakan mo yung manok, ganitong hawak, ganyan, para hindi gagalaw. Tapos, yung kalahati, lagay mo dito, ganyan mo lang. Oops. Tapos kabila naman. So, normal lang na mangitim yung mukha ng manok natin, ha? Tapos yung kabila, ganun naman din. May konti. Tapos, oops. So normal lang yan, mangitim yung ilong ng manok natin. Sa kabila naman. So kung maririnig nyo, medyo may parang palaka na sa hinga niya yung yung gumagano, parang may kulog sa lib ng dibdib. Yun yung tinatawag na halak. Pakita nyo, nangitim yung mukha ng manok natin. Yan, so normal yan. Katapos, buwa ng tissue. Saan ganun din mo lang. Yan. Para malinis na malinis. Yun. Yan. Yan yung mga sipon-sipon niya. Mga lamad-lamad. Tawagin nila dyan. Sa ilong nagaling. Yan. Saan ganun. So, bumabalik na ulit yung pagkapula ng mukha niya. Oh. Medyo na-relax na ulit siya. Yan.
O, si Emma naman. Ikaw. Yan, kasi ano mo dun sa ilong, yan. Sige. Yun. O, tas kabila. Sige. Okay, tas kabila ulit. Yun, tas kabila ulit. Yan. Yun. So, dapat tatanggalin natin yung karayom, ha? Tapos, dudukutin mo yun lang na muna. Tumukha mo lang yung bed. Yan. Yun! Yun! Tanggal! Yun, yung mga lamad-lamad, oh. Yan. So, yun yung nagiging dahilan kung minsan, kung bakit nahihirapan yung manok natin, kung bakit may sipon sila sa kahalak. Yun. So, kaya na, Emma! Opo. So, pagkatapos natin magdiglag, ang susunod na gagawin natin, magpapaliguan natin yung manok natin. Ang kagandahan dito, sa gagamitin natin, may antibacterial property. So, yung bacteria doon sa katawan ng manok na nagkukos ng sipon, halak, pisik, mamamatay din, matatanggal din. Tapos, mabango siya, hindi mahapdi sa mata, kahit gano'ng karami yung paliguan natin. Ito yung Triple X shampoo. So pag inamoy niyo to, mabango. Ito kakaiba to dun sa traditional na ginagamit natin na shampoo sa panabong. So ganito yung itsura niyo pag tiningnan niyo, parang shampoo ng tao. Yan. Yan. Parang shampoo ng tao. Tas mabula. So tingnan natin gaano kabula, ha. Yan. Yun. Ang bula-bula. Ang bula-bula ng shampoo ko. Yan. Bango. So ito, itong shampoo na to, itong Triple X shampoo, pwede sa kalapate, sa heritage chicken, pwede sa aso, pwede sa baboy. So lahat ng hayop, pwede itong Triple X shampoo. Napakagandang shampoo to. May antibacterial property, may citronella laban sa manok, kasi yung manok madalas yang kagati ng lamok. So yung lamok, pag kinagat yung manok natin, kuminsan nagkakaroon ng bulutong saka malaria. So ito, napakaganda na to, Triple X shampoo. So paliguan natin yung manok natin. Pagkatapos natin magpaligo, magbibigay tayo ng Remoxyl 550. So, amoxicillin, tylosin, plus paracetamol. Yung pinakamahalaga dito, paracetamol. So, yung amoxicillin kasi pumapatayan dun sa bakterya. Yung tylosin, yan yung pumapatay para hindi na dumami yung bakterya. So, ito, yung paracetamol, para to dun sa init ng katawan ng manok natin. Yung manok kasi, mga avian, lahat ng avian, manok, kalapate, itik, bibe, heritage chicken, layer broiler. Lahat yan, umiinit ang katawan kapag may sakit. Yun yung natural na ginagawa ng avian. So ito, Remoxyl 550, may kasama siyang paracetamol. Kaya napakagandang gamitin kapag may sakit yung alaga natin. Ngayon, kung talagang meron pang kasamang sakit, halimbawa, nag-iiba na yung kulay ng ipot, may sipon siya, tapos makikita nyo, nag-iiba yung kulay ng ipot ng manok natin, pwede naman tayong gumamit ng sulpar tablet. So ito, yung sulpar tablet, sulpaclosin to. Kung may sipon yung manok natin, pwede rin to, maganda rin gamitin to. Plus, yung digestive system niya, kung may mga E. coli, salmonella, yan, napaganda to, nagtatai yung manok natin, napaganda. Sulpaclosin. Sulpar QR. So, ganito yung pagbibigay ng Remoxyl tablet saka ng sulpaclosin tablet, ha. Ng sulpar tablet. So, pagsubo natin ng tablet,
Subo tayong tablet. Yan. Panagpainom tayo, 2 dip lang. Sa dalawa. Ganun lang. Para yung tablet, yung mga gamot kasi ng battle cap, naka-design, yung mga antibiotic nila, naka-design na matunaw sa butche. So, 2 dip lang tayo para bumaba lang yung tablet dito. Kasi kapag binabara natin sila ng tubig, pupunta lang yan sa puwitan. Hindi effective yung gamot. So, gagawin natin dito, tapon na yan. So, pwedeng bukas na ng umaga, ang painom natin, o umaga tayo ng declad, mamayang hapon na. So, magandang araw ulit, mga kakmate. Ito na yung manok na diniklag natin. So, after 3 days, ito na siya ngayon. So, makikita nyo, kintab pa rin ang balahibo. Gawa ng triple example. Tapos, pagandaan dito, pag mapansin nyo yung mukha niya, o lapit mo yung camera to, pulang pula. Yung mukha, oh. Hindi na putlain yung mukha. Ayos na. So, yun yung sinasabi ko, kakmate, sa atin. Kapag may sipon na manok natin, halak, pisik sipon, pinakamaganda talaga, magdidiklag tayo. So, ito yung ginamit ko, Bactidol. Medyo mahal to. Ito yung nabibili kasi sa Mercury, pang tao to. So, hintayin nyo, yung Battle Cat Company, maglalabas din sila ng pandiglaging, pangasugat, pandisinfectant. So, 3-in-1 na yung ilalabas nila na ganito. So, maglalabas sila ng ganito, pandiklaging din. Saka mas mura. Siyempre, alam nyo na, Battle Cat, presyong pangmasa lagi yan. So, maglalabas sila. So, ito yung mga ginamit natin. Review lang tayo. Ito yung mga ginamit natin. So, pagkatapos natin mag-declag, nagpaligo tayo ng Triple X shampoo. So, ang kagandahan kasi dito sa Triple X shampoo, may antibacterial property. Tapos, ang scent niya, citronella, para yung manok natin, umiwas din sa lamok. So, ito yung kagandahan ng Triple X shampoo. So, ang presyo na to, napakamura lang. Ito na ang pinakamurang shampoo sa market at pinakamaganda. So, tagalin na natin yung mga traditional, yung dati, yung amoy gaas, yung mabaho, mapti sa kamay. Triple X na tayo. Pagkatapos, nagbigay tayo ng antibiotic, yung Premoxil 550. Ngayon, kung may kasamang pagtatae, pangit yung ipot ng manok natin, pwede naman tayo magbigay ng Sulpar tablet. So, tagatapos natin gamutin kasi yung manok, ang ginagawa namin, ang ginagawa namin dito, so, mapansin nyo, gumanda na ulit yung katawan niya. So, pag nagkasipon kasi, halakpisik yung manok natin, basta galing sa sakit yan, makikita nyo, papangit yung katawan. Malalaglag talaga yung katawan, tapos medyo putlain. So, para mas mabilis, so, 3 days lang, makita nyo, yung manok natin, bumalik na sa dating ganda niya. So, ang binigay kasi namin dyan, El Toro. So, ngayon, pangatlong araw, nabigay namin ng El Toro. So, 3 days na sunod-sunod, yung bigay namin ng El Toro. Pagkatapos next week, magmi-maintain na lang kami. 1 tablet na lang per week ang El Toro. So, 1 tablet na lang per week. Pagkatapos na yun, kung maganda na talaga yung katawan, sobrang ganda na yung bukang-bukan na yung katawan. Kasi ito, pampabukan ng katawan to, ng manok. So, kapag bukan na yung katawan, ang bigay na lang ng El Toro, 1 tablet every 2 weeks. So, ganun na lang yung maintenance niya. Pero, isa sa pinakamahalaga, Bitmin Pro. Yan. So, karamihan kasi tayo, ginagawa natin, nakasanayan natin, bibili tayo ng B12, bibili tayo ng gantong vitamins, bibili tayo ng tapos bibili tayo ng mga multivitamins, sari-saring vitamins na binibigay natin sa manok natin. Problema kasi pag hawak tayo na hawak sa manok, subo tayo na subo, nakaka-stress din kasi sa kanila yon. Plus, pag tinuos mo lahat ng vitamins na binibigay mo sa manok mo, nakatali, monthly, sobrang gastos. Sobra talaga pag tinuos mo. So ito, yung ginawa ng Battle Cat, Bitmin Pro, pina-all-in-one niya na. So 28 types ng vitamins, at ang kagandahan, may 8 klase ng probiotic. Yung probiotic kasi, malaking tulong yan
para doon sa absorption ng mga nutrients, ng mga vitamins doon sa katawan ng manok. Ito kasi live good bacteria. Ibig sabihin, nabubuhay siya. Pagbigay natin doon sa manok natin, yung good bacteria nabubuhay doon sa bituka niya. Kaya napakaganda na to, itong Bitmin Pro. Sobrang ganda. Ang presyo, presyong pangmasa. Kahit, sabi ko sa inyo, pag samasamahin niya na yung vitamins sa Agribet, nandito na lahat yan sa Bitmin Pro. Nandito na lahat. Tapos ang ginawa dyan, nilagyan na ng coating na itim. So bakit nila ginawang itim? Para maprotektsyan pa natin yung probiotic sa loob ng tablet. So para mas mabilis mag-multiply. So yung iba naman nagsasabi, nag-iiba yung kulay ng ipot na manok nila pag gumagamit ng Bitmin Pro tablet. So normal lang yon. Yung kasi yung residue nung sobrang vitamins na hindi na kayang i-absorb ng katawan ng manok natin. So normal lang yon. Napakarami kasi yung vitamins and minerals sa probiotic na laman na to. Napakaganda, Bitmin Pro. Meron din pang mga nasa list na to sa Casisio, yung Bitmin Pro powder. Ito, hanga ko dito, Bitmin Pro. Salamat mga kakmate! Sana nakabahagi ulit ako sa inyo ng konting kalaman dito sa pag-farm. Bon Mercado pala ulit para sa Battle Cock Company.